Hello po, gusto ko po sana mag-share sa inyo kung paano gumawa ng toge. Ang procedure po, kailangan kayo mayroon kayong munggo o beans na nabibili po natin sa mga tindahan o supermarket. Pag tayo, gusto nating magawa po tayo ng mga munggo. Then, ang gagawin po natin, ilalagay po natin sa isang bowl or sa isang lalagyan. Then, pagkatapos po, pag nalagay po natin sa lalagyan, depende po sa inyo, wala po kasi itong totally sukat. Depende na lang po sa inyo kung ganun gusto nyo kadami. Pero pag mga kalahating kilo po nun, sobra pong dami nun. Then, pag nilagay nyo na po sa isang bowl, ang gagawin po nyo, ibababad nyo po sa tubig within 24 hours hanggang sa makita po nyo na mayroon na pong tumutubo dun sa o lumalabas dun sa mismong beans. After po nun, ilalagay po natin siya sa tela. Then, every thrice or four times a day, kailangan po wisikan natin yun ng tubig para hindi po siya natutuyuan. Kailangan po laging moist. Hindi po natin kailangan na yung papaliguan kasi babaho po yon. Then, kailangan po yung paglalagyan po natin ng tubig, kailangan mas madami po yung tubig kumpara po dun sa beans para lahat po ng beans ay nakukubera ng tubig. Then, after po nun, papabayaan lang po natin siya na nakababad sa tubig within 24 hours or may makita na po tayong parang buto dun sa mismong beans. After po nun, pag nakita po natin na mayroon na siyang buto, ilalagay na po natin siya sa tela. Matapos po ang 24 hours po na babad sa tubig, ganito na po yung mangyayari. After po nito, kailangan po natin i-drain yung tubig o tanggalin sa bowl yung tubig. Kailangan po tayo, mayroon po tayong tela. Kailangan po malinis dahil ito po yung pagkain. Then, bago po natin lagay yung beans na galing po sa pinagbabada natin, kailangan po muna natin i-spray yan para maging moist po siya or wet. Hindi po kailangan na sobrang basa dahil babaho po yan. Hanggang kailangan lang po kasi ng munggo na manatili po na siya moist o masa-masa lang po siya. Meron po kayo dapat na katulad po nito o na pang-spray para po kasi po pag ang gamit po natin ay kamay na pangwisik, hindi po natin makokontrol yung talsik ng tubig o paglalagay po ng tubig sa tela. After na mayroon po tayong pang-spray na katulad po nito, isprayan po natin yan. So, katulad po nito, ganito po yung pag-spray. Spray po ng, medyo basa-basa na po siya o moist na siya. Kaya ilalagay na po natin yung beans. Ilalagay po natin, pwede po natin siyang kamayin. Pero dahan-dahan lang po kasi may mga buto na po siya na pwede pong maputol siya. Pwede po natin siyang ikalat dahil pag dikit-dikit po siya, pag lumalaki na po siya, pwede po siyang mabali o magdikit-dikitan sila. Kaya mas maganda naka-spread po or magkakalayo. Approximately po, pagkatapos po natin may lagay dito, 2 to 3 days po yan, pwede na po natin siyang iluto. Katulad po ng nabibili po natin,
sa palengke o sa supermarket na toge. Pero depende po rin yan. Kailangan po nating tingnan or may depende po kasi sa klima. Pag masyado po kasi mainit, natatagalan din po kasi yung pagtubo niya dahil madali po kasi ma-absorb yung tubig na winiwisit po natin. Kaya kung mas mainit po yung place po natin, kailangan po mas madalas yung pagwisit po natin ng tubig sa kanya dahil para hindi po siya natutuyuan ng tubig. Pero hindi po kailangan na talaga po na sobrang basa para maiwasan po natin yung masamang amoy. Then kailangan po nating takpan na po siya. Kailangan po nakalagay po siya sa isang lagayan para yung tubig po ay hindi po madumihan yung ating bahay dahil kung nakalagay lang po siya sa tela, pwede po siyang mabasa dahil sa ating winiwisit na tubig. Kailangan po nating sprayan yung tela para maging moist po siya. Like po na sabi ko, hindi po kailangan na sobrang spray para maiwasan po natin yung masamang amoy. Kasi siya po yung nagpapabaho. Then after po nyan, sprayan lang po natin 3 to 4 times a day. After po ng 2 days, makikita po natin na lumalabas na po yung mga butol-butol po sa munggo. So, malapit na po itong mga kinabukasan po ito, medyo madali na pong lumaki yan. Pang 3 days na po ito, makikita po natin na madami na po yung tubo at medyo mahahaba na rin po. Kaya ang kailangan po natin, sprayan po ulit natin ng tubig. Huwag po natin, gaya din po ng sabi ko, hindi po natin kailangan sprayan ng napakadami. Kailangan lang po niya ma-maintain po yung pagka-moist para hindi po siya bumaho. Then, pag ating po tatakpan ulit, kailangan po dahan-dahan po para hindi po mabali o masira yung tubo niya. So, kailangan po natin isprayan yung tela para ma-maintain po yung moist niya kahit sa loob o sa labas. Ito po ay pwede na po ito. Pwede na po itong luto kaya pwede rin po kayong gumawa sa inyong bahay. Hindi nyo na po kailangan bumili pa. Mas hindi po natin alam kung paano pinoproseso ito pag tayo bumibili. Kaya mas mabuti na tayo na lang ang gumawa dahil pag bumibili po tayo, hindi po natin alam kung may chemical po bang nilalagay sila sa ginagawa po nilang munggo sprout or toge. Maraming salamat po.